Oh, baba si Stephanie. Oo. 10 seconds remaining. Minsan napanood ko Hindi yung niya pala Twitch niya tinuloy. eh. Ang alin? Oh, hindi pala niya tinuloy. Gumagawa siya ng item para sa Naga Siren eh. Oh, baka na postpone. Siguro. Pero to mga bayo, papakilala muna yung mga gagamit. So sa Radiant side tayo, sa Execration, si Ewe. Hindi, mali. Ninja Boogie pala muna tayo sa kulay blue. Yan, Ninja Boogie sa Draw Ranger. At si Bong, BGO1 sa Raid King. Si Abeng Invoker. Si Ewe sa Viper. At si Fox sa Leshrac. Ah, sa araw naman si Johnny, gamit niya yung Trend Protector. Lance, gamit niya yung Doom. Xiang Zai, gamit niya yung Razor. Mozun, gamit niya yung Dazzle. Tsaka si DDC, gamit niya yung DK. Si DDC na naka-genuine crest. Yan, iba-iba version din yung... May ganyan pala. Hindi ko alam. 30 seconds to battle. Nagtatalo sila kung anong arcana. Ba't din nyo nga sibigay kay Tiny? Para at least yung bato niya, maging tubig naman. Maging morph na si Tiny na. Iba-ibang elemento si Tiny. So ito na nga, Doom sa taas. The battle tapos Razor begins. Yata yung... Tama ba offlane yata itong Razor? Kasi naka-recta boots eh. O maging... Illusion. Oh, offlane yan. Kaya ba ni Razor yun? Yung offlane? Di ba, guy? Pero depende, pag nahuli siya ng stun, dalawang magkasunod yan. Earth split nga yung isa, tapos posibleng slow yung lagyan ni Draw. Depende, para hindi makatakas kasi nakapag-early boots nga kaagad. So sa mid lane tayo, itong Abeng versus DDZ. Tapos kinuha kaagad yung first hit, first last hit by DDZ. Breathe Fire. Eh, tignan natin kung makabawi dito si Abeng, eh, yung invoker kanina, hindi naging effective eh. Oo, hindi effective. Siguro na-pressure din siya, katapat niya, isa sa mahuhusay na mid-laner. May ganung ano naman, pressure pa rin naman eh. Pero insisbo nilang patayin dito yung Viper. Ako si Ewe, ay mapa-first blood, sinuntok. First blood. Ni Johnny. From a deep cut notch. So, pumatay sa kanya, isa, ay hindi, dalawang slow pala yung Poison Touch at saka Leech Seed. At, ayan, hinaharas agad ulit siya ni Mozun. So, kailangan niya ito mag-easy-easy muna dito si Ewe. Pinapalagan niya naman dito ng last hit, hinaharas na rin niya. So, ito, todo haras din pala yung Invoker sa mid lane. Ayan, napa-living armor na yung Trend Protector kay DDZ. So si Fox naman ay magpo-pull. Ay hindi. Mag-i-stack na lang yata muna dito. Or iikot na lang sa mid. Kukunin niya. Ay, may rapat sila mag-stack kasi walang kukuha. Kailangan ng item nung draw bago siya makakuha ng ano. Ng stack. Okay, pwede rin naman si Leshrac kumuha silang dalawa ni Ray King. Invisibility! Pagatiyan nila. Okay din yun, at least level. Tapos, yun, pampadami ng skills. Pero successful naman yung pull. Kasi yun nga lang, na-slow na naman dito si Viper at na-leech na seed. Nako. Pero buti na lang, malayo-layo yung doon. Mamamatay, isang suntok pa. Boy, Trend Protector, hindi na nakahabol. Ayan, kahit naka-boots. Grabe yung corrosive skin din talaga, makapag-slow. 10% din yun. Grabe, meron na tayong 200 viewers, mga bayo natin. Bah, may 200. Oo nga eh. Kaya lang paano daw mag-multi-twitch. Tulungan ko muna sila. Oo. Tulungan mo yan. Isiyan mo lang. Isiyan natin. So sa last hits muna tayo mga bayaw. Leading natin ngayon si Ninja Boogie dito sa may baba. 13-5. Ganon din si Doom. Nasa 13 din. With 2 denies. And, at hindi naman lumalayo yung Invoker. 12-6. So medyo nahihirapan namang mga last hits si Dragonite dito. Wala nga siyang mana. At parating pa lang yata yung kanyang bottle. And, sinabay niya pala sa boots. Kaya medyo siguro natagalan. Pinagsabay niya yung bote sa boots para isang puntahan na lang. At siguro ngayon lang din nagka pang-upgrade ng crow. So nakasmoke naman dito ngayon si Bong at saka si Fox na mukhang dadalaw sa mid.
Pero tingnan natin, naka-ready na yung holds na pati tornado eh. Nakakaramdam na rin yata ng konti si BDZ. Tamang tornado na lang, tas pasok ng dalawang support. Para successful yung dalaw sa mid. Pero ito na nga, uy, napa-atras naman. So, matras na rin din yung dalawang support. So, sa taas naman tayo, hindi na effective yung pag-ano nila eh. Pag-smoke nila. Pag-smoke. Radiant's top tower is under attack. Pero sa taas, naku, naharas yung Doom dito. Pero sayang, yung second skill nilagyan dito ni Ewe. Okay din sana yung first skill. Siguro patay siya dun. Pero maganda rin naman yung Nether Toxin. Para mas masakit yung poison. At bonus damage. Mahirapan na yung Draw Ranger dito sa ano. Kasi kapag na-static siya dito, wala siyang gagawin. Pero yun nga, meron siyang Frost Arrow, kaya niya mangharas. Frost Arrow level... Hindi, yung Lesh Rock kanina. Taas yung level. Lesh Rock na yung Ninja Boogie, di ba kanina? Oo, Ninja Boogie. Ngayon si Fox na, so magkaiba yun. Pero sana pinilit pa rin nila yung ano, no? Sand King. Pero ewan ko naman, di ko napansin. So face boots na nga dito yung Razor. At ayan, tingnan natin kumakatakbo si Draw. Lamang na movement speed pag naka-activate yung face boots. Pero may slow naman si Draw. Yun nga lang, pwede siya pasukin eh. Kasi may living armor, di mo siguro matatakbo si Razor. Pero wala pa siyang 6, yung Eye of the Storm. So sa top lane, ito nga lumipat na yung dalawang support dito, nag-migrate muna. Pero nagkakaano ko, sino papasok eh. Ito, napapasok sila, hindi naman maabot ng stun ng Raid King. Saan yung pagkakataon? Boots sana siguro muna para kay Bong yung ating rating, kasi dito si Fox nakapag-boots naman na. Genuine. Genuine. Delay nga pala yung stream, natatawa ko sa mga nababasa okay. Sa chat eh. Delay yung comment nila eh. Pero hindi ko lang kung ano, kung magsusupport yung Raid King, hindi ko lang kung bakit meron siyang Vampiric Aura. Dapat nag-stats na lang. Kasi mapupush yung lane eh. Pero nalang kung gusto talaga nilang pumush. Baka life steal din siguro sa ano nila, heater. Pero wala pa rin rotation dito para kay Abing. Stay pa rin siya sa mid. Parang yun ang pansin ko sa kanya, hindi pa siya masyadong umikot. Kagaya kanina, di ba? Radiant's middle tower is under attack. No. Kasi maganda, dinadalaw niya na yung top lane. Mga ganito, total level 7 naman siya. Tsaka dalawa na yung skill na ibabato niya eh. Level 3 na yung Wex, makati na yung EMP niyan. Pero nako, ito, una pa siya ng dalaw ni DK sa top lane. Nag-stand na nga yung rating sa taas. Hindi ko napansin nila na nag-inb. Nag-inb yung DK sa ano. Nawala siguro. Pero napatay sa baba si Razor, ni Draw Ranger, at saka ni Leshrac mamamatay dito si Bong. Ayan, makakabalik naman si Ewe sa may tower niya. Pero yun nga, nakapatay. Hindi, dumalaw na rin pala si Invoker. Yan, napatipi pa mid. Ay, pa bottom. So hindi naman sama. Yun nga, hindi ata nila napansin, kinuha, pagkakuha ng Envy, nag-ano ka agad? Nag-invisible ka agad yung ano? Hindi ko lang kung napansin nila. Pero may word sila dito eh, ewan ko, hindi ata nila nakita. So yung... Dire's bottom tower is under attack. Palitan nga sila ng kill doon, pero baka posibleng mabasag. Ay hindi, wala na, na-fortification eh. Nagamit na rin yung Diabolic. Tapos Leshrac, level 1 pa lang yung Diabolic. Halos lahat ng skill niya, level 1 pa rin. So mukhang titake yata ng tower dito yung arrow. Pero may fortification pa yung Radiant structures are fortified. Radiant's top tower is under attack. Pero nakahanob mindset na. Dire's bottom tower is under attack. Ang ating Doombringer. Dapat nag-summoning jutsu. Merong mga Doom na ano eh, no? Level 1 na yung devour nila. Tapos naka-Midas pa rin. Tapos meron naman pinupuno kagaya nito ni Lance ngayon. Level 3 na yung devour. Ikaw, ano bang trip mo kasi sa Doom? Kasi siya yung carry eh. Sa carry bagay. Doom siya eh. Yung iba kasi nagle-level 1 debar lang pang kuha ng skill. Oh. Tapos level death pang ano, pang nook na rin. Nuke. Ano kaya magiging build nito? Maganda kasi yung may Shiva, tapos Blink Dagger, tapos Refresher. Tapos ito na yung Viper. Si Ewe naman, mayroong 800 gold. Malapit na rin matapos yung power threats niya. Diba kung ba't niya binibili yung Gloves of Haste. So naka-medallion na rin dito. Maganda yan. Medallion ka agad.
Malalambot pa naman yung hero nila pero pag nagyan pa ng medallion. Si Viper lang medyo makunat-kunat dito sa ngayon eh. Dire's top tower is under attack. Talaga ninipis. Tanggalan ng armor. Pero Draw Ranger ito nagkakaroon ng space sa baba. Medyo nag-iingat na ngayon si Shanzai. Dire's top tower is under attack. Dahil nga doon sa nag-drop siya kanina sa baba. Radiant's middle tower is under attack. Dire's top tower. Grabe plus damage siya, plus 60 kaagad. Oh, so ito na EMP tornado yung DK natin sa by cold snap by a bang. Kaso tanggal yung DD niya na naubos at living armor by 3 yan. Naglagay naman na ang observer ward si Fox. Pero baka mas slow to ah. Ayun na net na nga ni Doom at na slow. Slow. Grabe yung ayun, heal nung ano. Grabe punong-puno. Hindi, level 3 pa lang yung pero sakit. By the order. Ang lambot kasi din ng Leshrac, level 4 pa lang dito. Siguro power thread. Bracer muna para sa Leshrac. Paunti pa kunat pero na, nako napatay na pala dito ni Drow. Ni Ninja Boogie. Ayan si Shanzai, pangalawa na yan. So naa-under na si Razor dito. Nakukuha na nga ni Ninja Boogie yung lane. Ayan. Dire's bottom tower. Tapos tore pa niya yan. Oo, tore pa. Wala kang fortification. Wala pang TP. Ako, magti-TP si Razor. Aabot ba? Hindi na. Dire's bottom tower has fallen. Ayan na yung madness. Yun, madness dagger. Mga gusto ko makakita ang build. Para mabilis talaga bumitaw ng pana. Malalegolas. Pero madedeward. Hindi na tuloy yung deward. Sayang din yung 50 gold ah. Ayun, hindi nakuha ni Abeng yung last hit. Parang isang creep din yun. Pero as lang, at least na-deward din kaagad. So si Doom, ganun din pace boost. Puro mobility yung item dito. Takbuhan talaga, galawan. Pero ito nga nakakuha ng invis yung Raid King. Makikita si Doom, pero nakabalik na. So level 3 pa rin pala dito si Raid King. All things fall. Yari lang sila sa support nila kasi mababa yung level ng support to. Hindi kagaya yung support din ng kabila. Level 4, level 5 na si Treant at saka si Dazzle. Dazzle! Pero iikot tong tatlo na nakasmoke. Nako, babantay. Papatay na nila dito si Ninja Boogie. Yeah, nakaramdam na 420 kaya. Na sila. Patay tayo dyan. Pero mabilis tumakbo si Ninja Boogie. Pwede siya. Dire's middle tower is under attack. Kaso hindi pa rin attack. Siya nag-iingat dito. Wala. Ito na nga na pa-Facebook. May kita ni DK. Sabay stun. Nagtitipi naman yung invoker. Aabot ba? Ako wala na. Hindi na umabot talaga. Tornado. Pero may stun yung DK. Kaso wala nang papalo. Wala nang titira ng arrow. Hindi pa rin pwede may pag-teamfight. Top lane naman tayo. Tower has fallen. Na Viper Strike na ba? Na Viper Strike na dito si Doom eh. Pero na-stun si Eway. Naku, nagkamali ng pinasuang liga. Ala, na slow pa sa by heal by Dazzle. Yun lang. Napakagandang blind spotting dito. Oo, oh, na blind spot. Ano na pala yun? Siguro hindi niya na-expected na stun na pala yung skill. Isip niya pa siguro yung ensnare pa rin kanina. So sa gold group muna tayo. Magte 12 minutes na. 3,000 plus para sa may execration. Execration pa rin ha. So sa experience, bigla namang nagkaroon ng isang malaking bundok pababa. Matarik na bundok. 500 experience para sa arrow dahil nga doon sa dalawang kill siguro na nakakuha nila magkasunod. Double damage. Yung gold grab sa tore yun tsaka sa ano. Ay oh, dalawang tore na pala yung nakakuha nila. So double damage yung Leshrac. Pero level 2 naman na yung Diabolic. Iba lang yung build nito pag support eh. Hindi na yung Lightning Storm kagaya yung ginawa ni Ninja Boogie kanina. Pinuno niya halos muna yung Lightning Storm. Nahuli na yung Earth Split. Ay, Split Earth. Yung stun. Pero si Abeng, yan na. Buo naman niya na yung isang Oblivion Staff. At malapit na rin para sa isa pa. Meron siyang 800. Almost 900. Pang quarter stop na rin yun. At yan, meron tayo isang co-caster pa si Aleria. Matahol. Si Aleria. Pero ito 900. Yan. Magka-silence lang siguro si Abeng, tas unahan niya na lang yung Dazzle. Patayin dapat agad nila sa tingin ko yung Dazzle. O di Dazzle, Doom. Paano di sila ma-perwisyon ng dalawang yun? Yun lang magiging ano sa kanya, pang-upset. Pero si... Kung ano, kung sinisa silence, dapat tamaan nila nung EMP. Kasi
Di naman sila sigurado kung mapapatay nila na ng silence yun eh. Kumbaga pang cancel lang sa team fight. Pang-awat lang ba, taga-awat. Pero 5-man smoke para sa execration, dadalaw yata ng bottom. Kung nasaan ngayon yung arrow. So, dadaan sila sa may... Hindi, mag-roshan. Ako ba to? Mag-roshan nga yung execration. Yan. So, tingnan natin. Saktong-sakto naman yung pasok nila. Hindi nararamdaman. No. Mukhang gugaw yata sa tower na lang yung arrow dito. Tapos free roshan para sa exec. Magandang trade ba to? Tower sa AG. So, tingin ko okay yun kasi cool. Ano sila eh. Radiant's bottom tower may fortification pa naman yung execration. Oh, tapos isa pang smoke pabalik. Radiant structures are fortified. Ito medyo gumaganda yung team play dito ng exec. Hindi kagaya kanina parang naano sila eh. Na triple kill sila, nawalan sila ng gana. Pero yung isa lang tinamaan ng tornado. EMP walang tatamaan. Nakasalubong na dito ni Ninja Boogie. Hindi na agad nakareact. Naku, napitas agad yung Aegis. At na-overcloak silang lima. Mamamatay na sunod yung rating. Wala pang last kill. Nadumpa yung Viper. Patay na rin. Pati yung Leshrac walang nagawa. Ano nangyari doon sa execration? Nag-melt. Eh, yung tornado isa lang yung tinamaan eh. Pero nakapag-TP si ano. Si Draw Ranger. So makapag-farm siya sa mid kahit papano. Radiant's bottom tower is under attack. Pangit na yung pasok nila, may dumaan dito, tapos may dumaan dito. Radiant's bottom tower has fallen. Nagsabay ng daanan. Sinubukan nilang cornering. Kung tumama yung EMP nun, baka mabago yun kasi walang pang overgrowth. Pero Ninja Boogie, medyo pumapalag-palag. Delikado, nag-TP si Razor, napaatras na lang muna ng konti. So, ito si Abeng, konti na lang. 20 na lang yata yun. 25 para sa recipe nitong malevolence. At si Doombringer, naku, nagkakamali ng Gina Junglean. Masyadong delikado yan, pero tumama yung stun at saka yung cold snap nga. Yan, sure na yan, patay. Uy, grabe na buhay pa! Dumating pala yung dazzle sabay living armor. Naku, ang hirap patayin nung Doom. Pag-activate lang nung drum sabay face boots, ang bilis tumakbo eh. Kaya wala yung isang stunner. Living armor heal, wala, hindi pa siya green grave nun, so... Oh, wala pang grave. Mahirapan sila dito kumuha ng pitas. Ang ganda ng Jace niya, Jace on my feet. Ang corny daw natin. Jace on my feet. Pero, eto, kompleto na yung Orchid Malevolence. Buti naman nakapag-mecha na yung Razor. Mech na, oh, mech na nga. Si Shangzai. Sa tingin ko hindi nila kaya pitas-pitas na lang muna pag sa bayan kasi mo kagaya yung kanina na 5-man overgrowth. So suwabe yun para sa Trent. Kanya na disable lahat. Doon sila mahirapan. Lalo na may mecha na yung ano, may mecha na yung arrow, sila wala pa. Papuno pa, pabuo pa lang sa Viper. O kaya sa tingin ko, i-ano na lang. Antayin na lang muna ni Abeng dito mag-overgrowth sabay niya doon i-tornado EMP. Masasakto eh. At si Aleria. Pero sa network wala. Yari sila sa Doombringer pag ano, pag medyo tumagal pa to lalo na mag-aganims. Eh medyo mapogi pa naman yung Doom ngayon pag naka-aganims. Hanggang nasa tabi mo siya. Oh, hanggang nasa tabi mo siya, hindi mawawala yung hindi mag-umpisa yung oras ng Doom. Ay ganun ba 'yon? So kapag clash, forever na silence hanggang mamatay yung Doom o kaya lumayo ka sa kanya. Kala ko naman dati pag nasa tabi mo si Doom, hindi magsisimula yung Doom. Ay. Kanya walang damage kaya lumalayo naman ako. Bobo moves lang. Karen, nag-higher ground yun. Nag-iingat lang din. Tapos execration, kanya-kanyang farm muna. Ito, naghihiwalay-hiwalay na naman sila. Sumantala yung arrow. Ayan, sama-sama, tas DK lang nakahiwalay. Tas pa-BKB na rin si DK. Mayroon na nga siyang 800. So, 500 na lang. Para sa recipe. Ay, tama, sa recipe. Pero si Ninja Boogie, tapos na yung kanyang Yasha. BKB na lang eh. BKB na lang next item, siguro mas maganda. Para hindi na siya maboset, makapag-free hit na siya. Kailangan niya ng magandang pwesto ano eh, no? Ano ba sinabi mo yun sa Cardell?
tamang oo, positioning. Ano lang. Tamang positioning lang. Kasi ganun lang talaga gagawin niya eh. Pero kung lalo kung makakapag BKB siya. Lalo na maganda yung move speed ng Draw Ranger na kaya siya ano na siya, Yasha Madness na. Oo, ang bilis niyang tumira, talagang super slow. Pero ito, Ogre Club. Parang aking Ninja Boogie. So BKB na talaga ito. Next item. Pero si DK, tapos na yung kanyang blocking bar. Eh, mag-stack ata siya. Lalalala. Illusion. Ancient stacks para dito sa draw. Pero si Abeng hindi pa rin umiikot. Ayan, ito na kasi simulan niya na mag-ghost walk sabay gank. Parang ano yung... Max na ba yung wicks niya? Kulang na lang ng isa. Parang tingin ko sa invoker ni Abeng, parang ano, hindi pa siya nag-all out masyado, parang medyo... Step pa gumalaw yung parang nag-iingat, ganun. Mas gusto ko yung ano, mas gusto ko yung meron siyang exert kahit level 1 para sa ano, para sa defining blast. Oo, laking bagay nun, lalo na sa dito sa DK. Ano ba yung nagpapatagal ng duration dun? Yung wex ba? Ay, exert ba? Hindi, yung exert sa bawas, bawas lang talaga. Ay, bawas lang, oo, tama. Wex siguro. Tapos yun yung eh. Quas. Wex sa ano kung gaano katagal na hindi makaka-atake. Ayun, sakto. Pero ito, nako, nakapag-BKB naman yung DK sa Ghost Walk. Paali. Pero maganda na yun, na-waste nila yung isang charge ng BKB. Hindi na rin masama. 9 seconds na lang. So si Viper, si Ewe dito, meron ng 1-7. Invisibility! Ewan ko kung mag-agadif na siya o bubuhin niya muna itong Hood of Defiance. Ganun, lambot talaga nung ano, yung Raid King. Mahirapan siya dito. Si Bong yata, pinafarm niya na yung Blink. Pero siya yung pinampapain ngayon. Magda-drums. Yung... Oo, pwede rin. Ito, binili niya na nga yung... Yung Robo Maggi. So wala, pwede silang pumasok eh, walang BKB. Pero tatlo yung sinamaan. EMP. Naku, naubos yung mana. Pero si Doom nakapagbitaw pa rin ng Doom eh. Naku, mamamatay si Abeng dito. Pero na mecha nga ni Ewe. At yun, napatay na nila yung Doom. Nane-next na siguro yung Razor. Double kill by Ninja Boogie. Naka-TP out naman yung Dragonite. Pati si Dazzle makakapag-TP out na rin. As well as Threat Protector. Ayan, si Triant. Hindi yata nakapag-grave nun. Nakita ba nag-grave? Hindi na. Hindi, parang hindi. Na silence yata ni Ninja Boogie. Dire's middle tower is under attack. O kaya masyado lang malayo talaga. Yun yung magandang ginagawa nila, kumukuha sila ng tore pagkatapos sila ng manalo ng clash. Buti na sakto na nito sa teamfight nga na yun na cooldown pa rin yung BKB ni DDZ. Dire's middle tower has fallen. Tapos hindi, tapos tinamaan pa yata ng EMP si Triant at saka si Invo, ay si Razor eh, kaya hindi rin nakapag-overgrowth. Pero Ninja Boogie, ito, 5 piso na lang para sa scroll ng BKB. At kukunin niya na muna yung nice stack ni Fox. Ay, hindi, pinul. Yung sakto-sakto yung punta niya. Ayun, nagkaroon pa. Pangatlo. Pangatlong stack. Nagmahal kaya yung ano? Nagmahal yung BKB? 1375 na? Ah, 1375 na ba? Oo, no, nagmahal na. Nako. Nagtaas ang presyo. Nagtaas ang nalugi presyo. Kasi yung ano eh. Nalugi yung nagbebenta dito. Mahal na daw yung, ano ngayon, yung mithril, ay hindi, yung paggawa na recipe. Oo, kasi naubos na yung martilyo na pampalo eh. Bumili ng mas mahal konti. Pero yung 4 stop, ito magandang item para kay Fox, tsaka sa buong team. Kung sakaling maipit man yung draw nila, mapo-4 stop out na lang. Para makapag-trade. Pero BKB naman eh, wala na sigurong problema dyan. Tamang positioning na lang talaga. So 5-man smoke naman. Para dito sa arrow, susubukan din ng manggang, sisimulan nila sa jungle. Magda-dagger kaya? Gusto ko makita kung magda-dagger siya eh. Dagger draw. O bubuin niya na yung manta. Iba kasi nagmamanta para pang pugak gaming din eh. Radiant's middle tower has been denied. Pang pugak tsaka stats. Pag dagger kasi yung maganda lang pang go in tsaka blink. Pero pag shadow blade naman, at least may attack speed at tsaka damage. Kaso total, wala, yung slot niya makakain eh.
in lang din. Akila pang aura sa creeps kumbaga. Kailangan din talaga may start sa TP. Wala nang taga recall o relocation. So ito nasa halos lima. Nasa taas para sa execution, nasa mid naman yung arrow. Hindi naging successful yung smoke. Pero meron ng 1-4 dito si Doom. Ayan. Yun niya, kompleto na rin yung kanyang Aghanims. Tapos tatlo na lang yung charge ng drums. So si Razor din yata mag... yung Doombringer ng Shivas. BKB. Dire's top tower is under attack. Bumili ng ayaw, Shiva. Nag-plate mail na. Tapos DK. O kaya Kiras. Blink Dagger. Tapat-tapat na. O kaya na na-doom yung ano. Yung Viper. Pero mabol. Ayun natin naman. Malag- bumabalik yung ano. Bumabalik yung Doom. Kapag na- pag lumalapit yung Doombringer. Parang mali yung pasok nila dito. Nag-miscommunication yung ano, execration. Nag-BKB si Ninja Boogie sa wala. Eh, napitas pa yung kanilang Resh Rock. Pero makapag-TP out naman si Ninja Boogie. Nako, mali lang yung usapan. Si Abeng dire-direcho lang din ang takbo. At naiwan yung Raid King pala dito. Dark Light! So eh, makaka-take yata ng level 1 tower dito sa taas. Yung arrow, hindi na nasundan yung kill nila. Na-stuck pa rin sila sa 4. Oh, yung DK na yung nag-dagger. Ayun nga, nag-dagger nga yung DK. Pero parang di talaga matino yung communication nila doon sa huling play na yun. Napa-BKB sa wala si Ninja Boogie. Radiant's top tower has fallen. Hindi siya pwede mag-roshan, mabagal pa siya mag-roshan eh. Ay, Heaven's Halberd yata yung bubuhin dito ni Razor para hindi makapre-hit yung draw. O, kaya pwede rin SNY. Pero mas maganda kung yung Halberd. Oo, tsaka mas mahirap siya patayin kapag nag-Halberd siya. Johnny, anong ginagawa mo, Johnny? Si Johnny, tinatake si Rosha. Delikado yun, ha? Pero may ward naman dito ang daladala si Bong. Yan. Sentry ward. So yun nga lang, baka ma-deward agad yung ward nila. At nagkamali! Ay, hindi, tama. Sentry pala yun. Magkamukha kasi. Kulay blue, hindi ko nakita. Kala ko, dalawang obs na lampag. Pero yan, successful naman yung pagde-deward. Nang-exec dito, pero nakaabang na rin agad yung arrow. Ayan, nasa kanila yung higher ground. So naka-invis naman si Raid King. Pwede siya mag-scout pero nilagpagan na nga ng sentry ward. So ito. Ano nga para kay Viper? Tama yan. Ano muna? Aghanims para tuloy-tuloy yung Viper strike. So ito 2,000 gold pa para sa Doom. Baka nga siguro si iba muna. Wala pa naman sila pansilip ng ano, ng Roshan. One Sunstrike eh. Pare sila nang nasa isip. Nako, ito nagtagpo naman pero naunan agad ng Doom si Vipers. Pero yun, natanggal lang din ang mana doon sa EMP. Patay agad yung Invoker. Nakulang nagawa doon si Avenge. Pero dito, si Draw Ranger na lang tumatangke nung atake. Natatanggal lang pa siya ng damage. At ayan, baka mamatay si Ninja Boogie. Wala nang pang escape. Siguro dapat nag-TP na lang siya habang may charge pa yung BKB. Sayang, napatakbo. Wala namang instant sa kanya eh. No, medyo nalito lang din siguro doon. Mali na naman yung pasok ng execration. Ano nangyayari sa kanila? Nung Viper Strike nila yung Trend Protector, wala nang kasunod. So, tapos na doon pa diba yung Viper. Eh, yun lang naman yung gagawin niya doon. Viper Strike, tapos pa cooldown. Tataka lang ako talaga kay Ninja Boogie. Ang haba ng tinakbo niya dito. Hindi na siya nag-TP. Oh, nadala na rin siguro ng damdamin. Pero mauwi yung Aegis dito para sa arrow. So 1,000 gold para dito sa Invoker. Tornado naman by Abeng. At ayun, makikita nila si Roshan mamamatay na.
Roshan has fallen to the dire. Si Razor ang kukuha. Pati yung Doombringer naka-dagger na rin, so... Hindi pala niya muna tinuloy yung item. Nag-plate mail lang. Para extra initiate pa. So, para pumasok din kagad yung stun, yung war stamp. So, tingin ko na. Pwede siya mag-kiras na lang eh. So, sa gold drop tayo. Para sa ano. Dagdag dun sa ano ng Weaver. I mean, ng Weaver, nung ano, Weave nung Dazzle. Oo, pang super negative armor na talaga, ano. Matatanggal ba yung pag nagamit yung BKB ko? Kumbaga nalapag ni Dazzle, tapos nag-BKB si Drow. O magpatutuloy pa rin yun? Magtutuloy yun kasi ano, nakast na. Hindi naman siya madidebuff. Pero ito, biglang bumaba yung lamang sa gold ng Execration. Kanina, nasa 4,000 plus sila, magpa 5k. Pero bumaba na, nasa 900, 800 na lang. Sa experience naman, ganun din. Magti 3k para dito sa arrow. So may post na maximum 5 minutes at saka ay hindi, maximum 3 times. Dapat ganyan, dapat nilagay na lang din yan eh, pag ano, CM. Okay, lobby. Hanggang 3 times ka lang mag-post. Pero, meh. Na-stuck na yung invoker sa items niya eh. Oo nga eh. Sa tingin ko talaga yung... Ewan ko. Kasi may nakikita ko invoker user na sobrang ano, gigil gumamit talaga yung palumpalo. Yung atake lang atake. Pero si Abing dito parang hindi ko nakakita yung aggressiveness sa kanya eh. Parang, ako parang nahihiya na yun yan, nagpapaka-playing safe. Eh dapat pag invoker ka, ikaw mismo, parang mag-delete sa kampe mo. Hindi dere-derecho, tornado, EMP, kagaganyan. Parang laid back lang yung invoker niya. Pero si DK din dito. Si DK lang yata yung mag-a-assault eh. Para sumakta, tapos Doom, Shiva na lang. Kasi meron naman ng Hyperstone yung DK. Kung magda-damage type na lang yung DK, baka EM-Jewel na lang yun. Oo, oh, EM-Jewel near. Para Frost Dragon, tapos may Kidlat pa. Makati rin yun. Eh, yun ba yung bagong item ng Doom? Parang ngayon ko nga rin din nakita eh. Yun siguro yung sa bagong chest. Yung initiation din kasi ng ano, ng arrow, hindi kailangan ng ano, masyadong skill shot, hindi katulad ng sa ano, sa Execration Tornado, naku, tulad yan. Napitpas dito si Ewe! At ayan, na Halberg pa. Minus. Naku, pati si Ninja, ay hindi, si Bong pala to. Ay, buti na nakapag 4 stop. Na 4 stop. Pero inabol, oy! Boy, hindi na. Na-dodge yung overgrowth. Nice play by Fox, niligtas niya yung buhay doon ni Ewe. Buti na lang ang kunat ni Ewe ah. Kahit papaano, cloak pa lang yun. Alps nasipsip pa yung 60, Radiance middle tower damage is attack. Radiance second tier tower, ito binabanatan, fortification by execration. So, magiging problema nga lang nila dito, yung tornado kailangan talaga tumama. So at di least tatlo. Kaka-level lang ni Invoker, di pa to nagde-level kanina pa, kaka-level lang niya. Hindi pa rin niya nalagyan yung Wex. Isang malupit lang. Ay, exhort pa, exhort pala, tama. Eto na. Double that, bless you. Sina, ay hindi. Wala palang pang-cancel yun. Sana inetay na lang ni Abeng yung ano. Parang masamang araw yata to para kay Abeng ngayon. Siguro. Wala siya sa galaw. Baka di pa nakakain. Di ba tanghali pa lang dyan? Tanghali pa lang dito eh. Mahirap tayo pag walang kain. Medyo tuyot. Medyo mahirap yung lunok-lunok lang ng laway. Ouch. Hindi, sa tingin ko rin ano, sa play lang din ng araw, hindi mo naman masisisi na yung invoker lang yung may problema eh. Kasi maganda rin yung mga galawan ng ano eh. Ng araw eh. Wala naman sila masyadong mistakes sa na nagagawa kanina pa eh. Yung overgrowth lang talaga kanina yung medyo nag-alangan eh. Pero 4 stop na rin dito si Trent. 4 stop na lang mas madali kaysa blink. Para mana pool din. At makakatulong din pang habol. Diba?
So ito, hindi na talaga maganda yung kalagayan ng execration. Tanggal na yung kalamangan nila. Siguro isang bad play pa ulit. Baka ma-GG's na sila eh. Ngayon, nasa bingit pa lang sila ng pagtatalo. Pero at least nakapagmanta na si Draw, si Ninja Boogie. Tapos, ay hindi, Linken pala yung binuo ni Invoker. Ala? Yun nga, ikala ko mag-hex eh. Dapat Radiant's hex na lang. Tower is under attack. Siguro, yun nga, iniiwasan niya rin madoom kagaya kanina. Okay lang. Dire's bottom tower is under attack. No, kasi kung ngayon alam na nila na may Linken siya, madali na lang tanggalin yan eh. Madali pa ikutin, may Leech Seed dito, may Poison Dire's Touch. May level death. May level death. Ang ganda ng pwesto ni Ninja Boogie, hindi nakita ni DK. Nako. Thanks sa fog na buhay doon si Ninja Boogie. Pero napagamit siya ng BKB, yun lang. Ewan ko kung nakita. Nakita siguro, tapos di lang pa instant talaga. Walang magawa. So, Shiva nga para dito sa Doom. Baka next item na to, refresher na. Para sa slot ng drum. Or baka yung Midas na mismo yung tatanggalin. Oh, pwede. Sayang pala yung drum. Movement din yan. Haste! Pero DK 25 yung pera. Ayan. Pwede niya bilhin yung dalawang armor. O kaya scroll muna, yung mas mahal. Ay, mas mahal pala yung plate. Ano, Razor nag-iipon na siya ng pang-ano niya, aganim siya pag nakapag-aganim siya rin yan. Problema pa sila kasi pati Tori na yun. No. Yung Eye of the Storm, no. Sunod-sunod pa yun talaga yung tira noon. So sa network tayo malamang si Doom. Doom nga, 17,600. Draw pangalawa, 14k. DK pangatlo sa 12,800. Yan. Buyback, wala. Si Ewe lang meron. Para sa exec dito. Invisibility. Gold per minute, syempre, Doom yun lamang dyan. Dalawa ba naman yung pang-farm niya? Tapos pangalawa si Draw. Ewan ko kung mag-gem tong ano araw kasi kung nakikita nilang lagi nag-ghost walk in yung invoker, okay lang sila mag-gem. Ako, ito na. Tulad niya, nasayang yung smoke nila. Pero, pina-force up silang habulin. May sense naman yung dalay isa eh. So, Ninja Boogie, pinampupush muna dito yung kanyang manta. At ayan, hindi pa siya bumabalik, baka mapasok siya. Kasi mga, ay hindi. Aalis na lang yung apat. Swerte pa rin niya. Wala rin pala siyang TP kaya hindi siya makatakbo. Ayun, napa-TP out na lang. Buti hindi nag-scout yung Razor, ginamit yung Plasma Field para vision dito. Ba't dalawang ping dun? Pag out dito sa kabila, dalawa yung ping. Ay, dalawa rin. Oo. Ba't dalawa yung ping? Loko yun. Hindi ko alam. Ano kayo yung dagdag sa item ito? Wala pa nang dagdag sa item niya after ng manta eh. Radiant's bottom tower is under attack. Pero yung second tier tower, Dire's ito binabasag nga ng araw. I-defend ba nila? Isang tornado? Eh hindi, wala siyang... Baka madagiran siya bigla. Radiant structures are fortified. Pero killing spree by Doom, pinatay niya yung Shrek sa mid. At gustong patayin ni Aving itong... Dazzle, pero pinorstop out lang ni ano eh, Trend Protector at kanya-kanyang TP out na. Tapos, ito nga, double nag-buyback damage. Pa yung ano, unnecessary buyback by ano, by Fox. Sayang yung pera, magkano ba yung buyback niya nun? 700 din yan. Ay hindi, 800 yung buyback niya. Pero naiwan dito mag-isa yung Trend. Ayan, naka-invisibility. Tapos si Abeng naman, nakapwesto dito. Ang layo na narating niya. Pero eto nga si Raking, wala pa rin balita. Kahit makapag-blink, medyo malabo pa eh. Layo pa, malayo-layo. Oo. Maganda siguro kung makapag-blink talaga siya para, ayun, nadaanan naman ni Doom do si Abeng.
Maganda mag-blink in siya sa laban. Agad papatay siya. Para magulat din, mabato sa kanya mga skill. Tapos mas slow lahat. Lalo na kahit isang doom. Oo, kahit isang doom lang. Nako, pero ito. Nahuli nila yung doom. Kaso tingnan natin. Nako, pumasok si DK na naka-dragon form. At napa-hide na naman si Abeng. Ako, naiwan na naman yung team niya. Wala siyang skill na may bato, yun lang. Dalawa lang yung skill niya. Yung invoke, ang tagal mag-cooldown. Nako, mali-mali na naman yung... Na-doom pa dito yung draw habang naka-BKB. Pero si Abeng, tingnan natin tornado. Hindi niya tinornado yung importante, yung doom at saka ano, DK. Kaya mamamatay din yung kanilang draw ranger. Nako. Wala na talaga siya mababa, tornado lang talaga, tsaka ghost walk, tsaka... Cold snap. EMP. Pwede rin, kaso... Wala rin yung... Wala kasing exert eh. Pinilit pa rin niya ito yung Wex eh. Dito muna, dito yung mga kailangan mo talaga ng Wex. Exert. Grabe. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's bottom tower has fallen. Ang yaman na rin talaga ng arrow. So sa gold grab tayo, 38, magpo 40 minutes. Ay, nasa 3-5. Tapos sa experience, magsi-6k. Pero inuunti-unti na lang ng arrow dito eh. Masisecure na lang yung laban talaga. Wala nang level na natatanggap yung... Na naman, pangatlo na yan, may keso na. Nako, may keso. Motaka. Tapos aganins na yung Razor. Ako. At mag-C16 pa siguro pag napatay itong si Roshi, Master Roshi. Tapos Dazzle, 1-5. Siguro kahit 4-stop lang kay Dazzle, okay na. Pwede rin blink. Roshan has fallen to the dire. Problema yun, Razor pa kumuha. Yan, unti-unti talaga nabubuo na yung pangarap ng araw dito. Nabasagin. At ma-GG na yung exit. Hindi naman talaga pangarap yun, pero another ultimate orb para kay Abeng. Sayang talaga, hindi na siya pinapansin simula na nagka-Lincoln Spear. Pero wala siyang, ito, nag-exhort na sa wakas. Yun. Level 1 exhort. Ito, tingnan natin, baka mabago na yung tadhana ng exec dito. Kung magpapatuloy itong ganitong galawan. Ano kaya next item to? Ayun nga, refresher, baka tanggalin na nga yung midas. Siguro ganyan na lang gagawin yan. Double doom na talaga, tas double Shiva. Ala, bad boy yan. Tapos itong si Trend Protector yata Veil of Discord. No. Tama ata, Veil nga yan. Delikado. Oh, yung mga gantong 1k lang yung buhay, medyo mahirapan yan. Ayan na nga, kompleto na nga yung kanyang Veil. Tapos si DK, meron pang another 2-7 na pera. Pwede siyang magma-L. O kaya kung critical na lang din para masakit yung talagang dragon niya. Sayang lang dito si Ninja Boogie, wala pang critical eh. Pero buo na rin yung refresher. Yan ay magpapabago ng laro. Crit Mortal Strike. Ano yung binenta ni Draw? Ito na critical na crystallis at saka TP para kay Ninja Boogie. So naiwan na naman sa mid nako. Pressure. Ala. Patay. Nako, nagiging careless. Kung kailan ganito katagal na yung laban, nagpaka-careless pa doon si Ewe. Pangalawa na yun. Kanina nakasurvive siya, ngayon hindi na. Tapos gagawin na lang, irarat na lang itong taas ng XX, sasabay na lang sila sa push. Kailangan makancel yung TP dito kung may mag-TP mapabalik. Ayan. Eto si Abeng na lang yung uwi, pupugak na lang. Oh yun nga eh, buti nga bumalik si Abeng doon. Dapat tumama yung tornado niyang malupit. Pero nag-TP na pa uwi yung Dragon Knight para i-defend yung tower. Nagamit na yung dalawang skill na maganda, EMP tsaka ano. Ayun na, tornado. Yun, isang tinamaan. Pero walang stun. Medyo late yung bitaw ng stun doon ni ano. Ay maganda may pag-teamfight ngayon. Nasa taas yung DK. Para at least apat lang yung problema nila. Pero parang lima pa rin to kasi may Aegis pa yung Razor eh. So si DK susubukang humabol pabalik. Ito naka-Maelstorm na nga.
So kapag yung ano, yung hero mo na Doom tapos Soulbird, wala ka nang gagawin. Run run na lang. Okay, sayo ka na lang. Mangitlog ka na lang. Inaantay na lang din yata yung cooldown nitong Doom para double Doom ulit. 20 seconds na lang naman eh. Tapos nilagyan na ng armor. Ito, leading lady to team fight na talaga. Sakto-sakto para pagsagad. Kukat taas na ng bigay. Na Viper strike naman. Pero yeah. Blink in. DK hindi pa nagpa... Yeah, maganda yung sacrificio niya ng Aegis eh. Okay, pwede. Yung cheese. Grabe yung Eye of the Storm. Halos mamatay doon si... Bomb. At na Doom. Minus 10 armor. Na-doom yung isa, si Drow. Wala na, nasa base na ulit si Drow. Basag na yung kanilang third tower sa mid. Patay na dito si Ewe. Nasa naman yung Doom, pero... Nagamit na rin pala yung pangalawang Doom. Sino yung nagamitan ng Rage Kick? At ito, isa-isa na namatay. Ang Execration. Radiant's middle barracks are under attack. Pero na-dodge naman yung level death. At Ninja Boogie, ito papatay niya ata sa well. Nako, patay nga ito. Triple kill by Shang Zai. At GG call by Execration. Hindi lang, susumong... Oh, wala na pag-hide. Pero, wala. Hindi na wabot. Nako, bad. Nako, doon lang sila. Maganda, maganda yung simula nila. Pero pagdating sa teamfight, kulang sa ano. Siguro ihinto muna nila yung invoker na pick, ibang i-try na muna nila iba para masasayang puro talo na sila, mahirapan na sila niyan. Nantay mo, 2-0 na. 2-0 na exec, Meneski 0-1 daw sabi ni Bayaw. Okay mga Bayaw, bali next game natin ay ano ba yung next game natin? Execration pa rin to, malamang extreme namin eh. So Execration versus First Departure yung next game. Yun yung stream namin next. So maraming salamat sa mga nanood dyan. Commercial break muna.